ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ati pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ati pong suriin ang ating mga sarili sa ating mga pagkukulang at pagkakamali laban sa ating Panginoon. At yakapin din po natin ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na binibigay sa atin. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artaxerxes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero.
Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila, levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin ng 25 linggo sa karaniwang panahon. Tayo po'y binibigyan ng isang biyaya ng Diyos at ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tayo ay kabilang sa isang pamilya ng Diyos, na kung saan lahat tayo ay nagmula sa pamilya, na ang pamilya ang pinagmumula ng buhay ng Panginoon. Ang buhay na kaloob ng Diyos ay ipinapadaloy o ipinapadaan sa isang pamilya. Kaya mga kapatid, ang pamilya ay napakahalaga
sa aspeto ng lipunan, ang pamilya ang bumubuo nito. Sa ating simbahan, ang pamilya ang bumubuo nito. Ang pundasyon ng ating simbahan, ang pamilya, na kung saan ang pamilyang ito, ito'y biyaya ng Diyos na kung saan dito dumadaloy ang pagmamahal at pagrespeto at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos at marami pang mga kaloob na kabutihan na ipinapaloob sa isang pamilya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng isang pamilya sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo nahulog galing sa langit, bagos tayo dumaan sa ating mga magulang, mga kapatid na ating kasakasama araw-araw upang tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, tila bagay iwinawaksi o itinatanggi o hindi kinikilala ni Jesus ang kanyang mga magulang o kanyang kapamilya. Dahil sinasabi natin ang kapamilya ay kadugo at malapit sa atin o mahal natin sa buhay. Yun po ang ating pag-unawa sa ating kapamilya. Pero si Jesus ngayon, no, ipinapakilala niya at ipinapaalala sa atin ang malaking pamilya ng Diyos na kung saan hindi nakabatay sa kadugo bagkos sa iisang spiritong ating tinanggap. Nung tayo binyagan, mga kapatid, tayo po'y napabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ay naging anak ng ating Panginoon. Kaya po, paano po ni Jesus kinikilala ang isang pamilya sa ating pagbasa ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon? Mga kapatid, kinikilala ng ating Panginoon ngayon ang ating isang pamilya sa pamamagitan ng ugnayan nating pang-espiritual. Espiritual na kung saan lahat tayo ay magkakapatid. Iisa lang ang ating ama, isa lang ang ating tahanan. Kaya nga po, sa Salmong Tugunan, ang ating pong itinugon, ang ating binigkas, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Lahat tayo'y iniimbitahan ng ating Panginoon na tayo pumasok sa kanyang tahanan. Lahat tayo ay kabilang doon. Tayo ay may ugnayang espiritual na kung saan ito ang ating kalakasan, ito ang nagbubuklod sa atin, tayo pinagkakaisa sa ating buhay paglalakbay araw-araw. Tatandaan po natin, mga kapatid, tayo'y may iisang pamilya, iisang tahanan ang ating pupuntahan at ating pinaglalakbayan sa mundong ibabaw na ito. Kaya po, sa pang-espiritual na ugnayan natin, ito ang bumubuklod, ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na diwa ng isang pamilya. Espiritual na pamilya na kung saan ito po dapat ang ating taglayin. Kaya tayong lahat, mga kapatid, tayo'y magkakapatid. Tayong lahat ay iisa sa iisang spiritong ating tinanggap sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Tayong lahat ay isang pamilya ng Diyos. At pangalawa, mga kapatid, na po, hindi tinatanggi ni Jesus ang kanyang mga magulang, ang kanyang kamag-anak. Ngunit sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang sumusunod at nakikinig sa salita ng Diyos, yun ang aking kapamilya. Mga kapatid, tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Saan tayo nakikinig? Sa ating pong pamilya, dito sa ating mundong ginagalawan, lahat po tayo naging anak at tayo nakikinig sa ating mga magulang. At ang ating pakikinig na yan, ay yan ay may kahalagan upang tayo ay mapabuti at magkaroon ng kahulugan ang ating buhay. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, yung mga sumusunod at nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkalima at pagsunod sa kanyang salita. Mga kapatid, tayo po sa ating pang-araw-araw, kung tinatanggap po natin, tayong lahat ay magkakapatid, tayo isang pamilya ng Diyos, sino nga ba talaga ang ating pinakikinggan sa ating buhay? Ito po yung isang paalala din sa pagkilala ni Jesus at pinapaalala sa atin kung paano tayo tinatanggap bilang isang pamilya. Tayo po ba'y nakikinig pa rin sa salita ng Diyos,
sa pangaral at paalala ng Diyos sa atin araw-araw? O ano ang ating sinusunod? Ang ating kagustuhan o ang ating kalooban lamang? Tatandaan po natin, may gumagabay na Diyos sa atin. May Ama tayong nagbibigay sa atin ng buhay at tayo'y ginagabayan niya araw-araw at binibigyan niya tayo ng mga pangaral. At yan dapat nating pakinggan sa ating paglakbay araw-araw. Mga kapatid, kaya po ang pamilya ay binigay sa atin, yung biological family ay isang halimbawa. Kung ano ang ating pagtingin sa ating mga magulang, ganun din ang ating pagtugon din sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating 10 utos na ibinigay ng Diyos, nandun po yung pang-apat, igalang mo ang iyong mga magulang. Sa paggalang na yun, nasasaklaw ang pakikinig at pagsunod dahil kabutihan ang nais ng mga magulang para sa atin. Kaya po minsan nagkakasala tayo kung hindi tayo sumusunod sa mga magulang natin, tayo po'y nagkakasala. Dahil ang mga magulang natin, yan ang representation o yan ang diwa o ang presensya ng Diyos na dapat nating pakinggan. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, ang pagsunod at pakikinig sa salita ng Diyos, doon nakikilala na tayo'y anak ng ating Panginoon. Doon tayo nagiging kapamilya ng ating Panginoon. Kung hindi tayo sumusunod at hindi tayo nakikinig, di ba po ba tayo sinasabing suwail, tayo ay matigas ang ulo. Kaya po ito yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, makinig at sumunod sa salita at utos ng Diyos. Kung anong ikabubuti at mabuti na bigay sa atin ng Diyos, huwag po tayong magdalawang isip. Dahil ito ang magbubuklod sa atin, ito ang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan dahil tayo iisang pamilya ng Diyos. At pangatlo mga kapatid, dito sa ating buhay ay yung pagmamahal. Buhay ang pagmamahal sa isang pamilya. Mga kapatid, sana sa araw-araw po natin, nandoon namumutawi, doon makikita ang pagmamahal. Dahil sa pamilya, doon bumubungad, doon nagsisimula ang pagmamahal. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay ibinibigay ang kanyang pagmamahal sa atin. Inaangkin tayong lahat. Inaangkin tayo, binibigyan niya tayo ng pagmamahal. Kaya po, sa ating buhay pang araw-araw, bilang isang pamilya, huwag natin mawalain ang pagmamahal na ito. Ang pagmamahal na ito, ito ay malawak na aspeto ng isang pag-uugali ng tao na kung saan nandoon marunong makinig, marunong magsakripisyo, marunong magmalasakit, at nandoon lahat kung tayo'y nagmamahal. Ibinibigay ang sarili. Kaya po ito ang halimbawa ng ating Panginoon, ang kanyang dakilang pagmamahal dahil inaangkin tayong isang pamilya, kaya niyang ibigay para sa lahat, sa kaibubuti nating lahat. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa simula ng araw na ito na ibinigay sa atin, may biyaya ang Diyos sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Mayroon tayong mga kasama. Mayroon nagmamahal at dapat nating mahalin sa buhay na ito. May isang pamilya tayong pupuntahan, may kumakalinga at may nag-aalala sa atin. Kaya po, ito po ang ipinapaalala sa atin ngayon, tatlong bagay na kung saan lahat tayo'y iisa. Tayo dapat sumunod sa ating Panginoon at tayo'y magkaroon ng tunay na pagmamahal sa Kanya. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating pagtuunan ng pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at may sa buhay ang Kanyang pangaral.
sa bawat kahilingan ng ating pangitutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at winang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang atin nawang isa buhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso at ipagdasal ang ating mga personal na intensyon o panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Stay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o pangampagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal nang namuhay disdigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos na, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya
at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang nagpapaalala sa atin ngayon. Lahat tayo'y kabilang sa Kanyang kaharian. Tayo'y isang pamilya ng ating Panginoon. Ito siya ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapada mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari ulay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malis harapan ng pari ulay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord. If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique
joy of my heart. Pagkatapos ng Mesa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos ng aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Himo kayo habang ginagawad ang pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadal ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway, maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang, humayo kay taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.